Hello, magandang araw po sa inyong lahat and welcome to our channel. My name is Glenda. Sa araw na ito, sasagutin natin ang isang tanong tungkol sa takot. Okay? Actually, maikli lang yung message niya sa akin. Sabi niya, Miss Glenda, on treatment siya. Ha? Natatakot na po ako. Please palakasin niyo po ang loob ko. Okay. Ikaw kapatid, kumusta? Natatakot ka na ba? Ano ba ang mga nararamdaman nating takot usually? Ito po ang reality. Kapag ang isang tao ay na-diagnose ng cancer, marami pong situations na pagdadaanan na talagang nakakatakot. These are things that only cancer patients will understand. Kaya minsan, kahit yung mga well-meaning friends or kamag-anak na gustong dumamay sa atin, pag sinabi na, dapat ganito ka anak, parang di mo kasi naiintindihan. Diba? Parang tayo-tayo lang ang nakakaintindi. Okay. Pagdating sa usapang takot, maliban sa mga videos na ginawa na natin in the past, gusto ko lang itong gawin ulit dahil meron tayong masaya address. Kasi this is a personal issue of one sister, but I do believe that personal concerns like this is not really very personal. Dahil marami din pong mga pasyente na dumadanas ng ganito. Okay? Siyang masyado maliwanag. Marami rin pong mayan. Marami rin pong mga pasyente na dumadanas ng ganitong struggle. Okay. Simulan natin. Apat na bagay na usually pinagmumula ng takot ng mga pasyente. Number one, nervyos tuwing may tests. Ano ba yung mga tests na yan? Maliban sa unang-unang test, kunyari, may nakapapo ako, nagpa-physical exam ka, kinakabahan ka na sa next na sasabihin ng doktor. Minsan naghihintay ka pa lang sa hallway, kinakabahan ka na. Tapos kapag magpapatest ka, naghihintay ka pa lang sa hallway, isosonogram ka, mammogram, ano ba yung biopsy. Kinakabahan ka na. Ako nararamdaman ko kasi usually po, nagpupunta lang ako mag-isa. Meron ako experience before na, 2019, so nakatrusto na ako nito. Pumunta ako sa clinic, so i-mammogram ako that same day, kailangan ko rin magpa-check sa neurologist kasi lagi sumasakit yung ulo ko. So double yung fear ko. Ni-recommend nung surgeon magpa-check sa neurologist. So natatakot ako. Ngayon nandun ako sa breast clinic. Ang lamig, ginawa na ginawa ko. Tapos may nakita ako sa tabi ko, mag-asawa sila, may jacket, tapos nakaakbay pa yung lalaki dun sa babae. Tapos sabi ko, naawa ako sa sarili ko. Maliban dun sa takot, naawa ako sa sarili ko na buti pa sila. Kahit na lang jacket eh, hindi na yung may nakaakbay jacket, malang wala akong dalang jacket. Tapos ginaw na ginaw kasi nakalab na ako. Natension pa ako na lalo kasi biglang, andito na yung neurologist! Eh, nakalab gaw na ako for sonogram. Sabi ko, sandali lang. I think tumakbo ako papunta sa neurologist na nakalab gaw na hindi ko na matandaan kung ano nangyari, pero nagpa-check. Nag-busy ata ako mabilis. Tapos nung chinek ako, sabi nung neurologist yung takot ko, sabi niya, chinek, mabilis yung reflexes, maganda yung balansi ko, okay ako maglakad. Ang bilis kong mag-respond. Diretso, sabi niya, wala ko nakikitang anything wrong sa balansi mo, sa reflexes, but because of your history with CA, kailangan natin magpa-MRI. Oh my gosh! Nilaloko na takot. Alam niyo ba yung feeling na ganun? Papasok ko na naman sa ganito kasi braces ko, Panginoon ko. Nakakatakot, diba? Sino nakaka-relate? Diba? Ang dami niyan, iba't ibang scans yan. MRI, bone scan, PET scan, CT scan. Tatsa baka scan na yan. Nakakatakot, diba? Kaya naiintindihan ko yan. Anong gagawin pagkadating doon? Please, kung yan ay talagang kinatatakutan natin, normal po yan. Magdala ka na lang ng kasama mong malakas ang loob sa'yo na hindi i-invalidate ang feeling. Ano yung i-invalidate? Yung lakas-lakasan, yung nagdadrama lang, feeling mo matapang siya. Wala yan, ano ka ba? Anong wala yan? Palibasan, hindi niya nararanasan. Pero huwag ka namang dadala nung yun nga, yung kailangan mas malakas ang loob sa'yo. Huwag naman yung too dramatic, ano nangyayari? Yung ganun, huwag naman. Kasi baka hindi sa lumakas ang loob mo, or kalmado ka lang, lalo ka pang magulumihanan at lalo ka pang matakot, okay? So magdala ng tao ang mas matapang sa'yo. Ako, sanay na kasi akong mag-isa. So I prefer na mag-isa. Although nakakatakot din, like recently ang isang naramdaman ko, ang dami kong test, January, sunod-sunod. My gosh, so may labs, tapos may scan, may
liver sonogram, tapos may stomach, meron pang bone scan. Ang naalala ko na sobrang takot na takot na takot ako nung bone scan result. Kasi pinuntahan eh, hard copy, hindi naka-email. Pero lahat naman yun nakakatakot, lahat buksan. Hindi siya naka-email. Pinuntahan ko siya doon sa ospital sa bandang Manila area. Lumabas talaga ako sa area na walang tao para magbukas ng test. So, yung isa ko, binuksan ko yung ano, nakita ko yung first page. So, binabasa ko. Alam mo yung parang nandito yung puso mo. Tapos sabi nung nakita, no evidence of bone metastasis. Ay, salamat. Panginoon ko. Pag mga ganun pagkakataon, minsan, atin-atin na lang to. Minsan naawa din ako sa sarili ko kasi these are things I have to do alone. Wala akong kasama. Ang hirap kasi yung magbubuk. Uy, sumama ako ganito. Nababagalan ako sa ganon. So, mas gusto ko mag-isa na lang pumunta. Yun nga lang, pagbasahan na ng ano, test, mag-isa lang ako. So, ang ginagawa ko pag ganon, nagsa-celebrate na lang din ako mag-isa. May museum sa malapit, namasyal na lang ako. So, punta sa museum. Kaya, when you meet people everywhere, let's be kind. Hindi nyo alam kasi kung ano pinagdadaanan din ng ibang tao. Like, noong nagpunta ko doon, awan ng Diyos, mababait na may tao na kausap. Wala silang ka-idea-idea na I was just coming from a very scary situation, nagbukas ng bone scan. Diba? Kaya ano, lesson yun. Maging mabait tayo sa kapwa natin kasi ang dami palang pinagdadaanan din ng tao na hindi natin alam. So, tulad natin, baka natatakot din sila. Hindi lang cancer patients ang dumadaan sa mga nakakatakot na sitwasyon eh. Even ordinary people without cancer. May pagkakataon nga, yung takot na nahaluan pa ng awa sa sarili. At saka hiya, may time. Naghihintay ako, siguro to last year nangyari. July last year. Nagpunta ako sa surgeon ko kasi babasahin na yung resulta ng ano ko, ng biopsy. Yan pa isang test na yan, biopsy. Na-confine ako dyan 3 days. Babasahin na yung resulta ng biopsy na inulit ng inulit ang result. Kaya pala inulit-inulit ang result, nakita na ng doktor na hindi maganda ang resulta. Tapos pinapunta ko, eh pagka ano kasi maganda result, sasabihin ng doktor, oh, okay ha, walang problema, everybody happy tayo, happy. Pag sinabing, can you come to my clinic? Tapos ang tagal kasi wala akong schedule, ano siya. I think nagmamadali siya, so pumunta na ako sa clinic. Tapos nung nalaman ko yung resulta ng biopsy na may something na naman, last year to ha, umiyak talaga ako. Iyak ako ng iyak. Tapos, dun sa hallway, may mga tao. Nangangamba ako, da baka ang isa sa mga tao ay nanonood sa YouTube, subscriber natin. Tapos makita umiiyak ako. Alam niyo, lumabas ako ng hallway. Hindi ko alam kung naka-shades ako. Kasi pulang-pula yung mukha ko, kakaiyak. Nakayuko talaga ako, nahiya ako makita. Kasi baka may bumati. Hi, Miss Glenda. Tapos yung mukha ko, iyak ako ng iyak. Kasi syempre, dumadami na tayo. Kung saan-saan nakikita ako. I like it when people approach me. Pero nung araw na yun, kasi hindi ako okay. Yun yung mga pagkakataong, sana walang makakilala sa akin, sana walang makakita sa akin. Kasi ang lungkot-lungkot ng araw na yon. So, halo-halo emotion, no? Takot. Awa sa sarili. Minsan hiya, dahil na baka may makakita. Yung ganun. So, sa akin, patong-patong yung level. So, nagigets ko po kayo. At yun yung tip, magdala ng kasamang magpapalakas ng loob mo. Number 2, pera. Pera. Ito ang magandang balita dyan. Actually, recently, ito muna, hindi masyado magandang balita. May kachat ako recently. Yung kapatid niya, lalaki, ang wife ay lady guard, nagkaroon ng cancer, breast cancer. Hindi rin masyado madaing yung lalaki, pero daw ngayon dumadaing na. Tapos sabi niya, sis, sabi daw niya, ba't hindi kayo pumila sa ganito? Yung brother niya, kasi naghingi na ng tulong sa kanya. O nga, sabi ko, ba't di kayo pumila? Sis, wala ng budget. Sabi ko, sino? Yung kapatid mo o yung agency? Yung agency, wala na raw budget. O, anyway. Ito ang ano dyan, dinanas ko yan. Nagpila din po ako kung saan-saan. Kasama ko ang mama ko.
May time pumila po ako ng 11 hours, may time si mama madaling araw pa lang naandun na nakapila. Dinanas po namin yan, kaya nagigets ko po, nakaka-relate ako. Magandang balita, merong magandang balita from PhilHealth, di ba? May video tayo dyan, panoorin nyo. Ang next step, click nyo yung link, punta kayo sa ano sa PhilHealth, i-type nyo na yung exactong message nyo. Panoorin nyo yung exactong concern nyo. Panoorin nyo dyan ang message, kasi may isa pong nag-comment sa video na yon. E di ang budget dati for the Z benefits for cancer breast cancer patients, ha? Specific po, Z benefits for breast cancer patients, and expand na nala from stage 0. Ibig sabihin, hindi lumabas yung cancer sa, kunyari, sa milk duct. Hanggang stage 4, hindi na kumbaga isinali na pati mga stage 4, lumawak na ang sakop. At imbes na dati ang budget lang per patient ay 100,000, ngayon po ay alam ko 1.4M na. So marami ng cover na mga procedures mula sa diagnosis pati yung mga ongoing and treatment. Basta paying member, active member, ibig sabihin po nagbabayad. Bali sa huling pag-check ko, sabi nung friend ko, 500 na daw yung bayad. Panoorin niyo yung video na ginawa ko, okay? Ililink ko dyan. Panoorin niyo po para lalo tayo natututo. Nood ng nood, aral tayo ng aral para lalo tayo natututo. Hindi lang tayo, hindi, may mga available na. Ito sa channel natin. Ang dami niyo na po pwedeng mapanood dito. Ito yung pinaka-latest tungkol sa funding for cancer treatment, PhilHealth. Meron nag-comment. Sabi ko, ang sinagot sa'yo procedure, pati po gamot. O body, napakaganda, pati gamot, masasagot na. So, tanong natin, pagka sa PhilHealth, ano, mag-message kayo doon, sabihin nyo na anong kung gamot nyo. Sama po ba dyan ang targeted? Di ba may kamahalan yung targeted, yung Trust 2? So, tanong nyo po kung kasama doon. So, napakagandang balita. At least doon, kaya lang gagawin natin yung mga requirements. Ano ba yung requirements? Kailangan member? Hindi lang yung basta member na may ID. Basta ang kailangan din ay active member ka. Ibig sabihin regular ang pay. Ang alam ko, base sa pagkakaunawa ko, kailangan may sunod-sunod kang bayad na 9 na buwan. Ito, the last time I checked, ha. Nung nagpunta ako doon, sabi sa akin, kasi may kulang ako ng bayad for last year na 3 months. Kailangan ko yung bayaran. May kulang ako na bayad for this year, nung time na yung February. Sumakto ang procedure ko mangyari March. Binayaran ko na rin yung January, February, March. Ang sabi sa akin sa PhilHealth, sa amin okay na yung Feb eh. Pero ang hospital usually nagde-decide. At ang usually, ang sinabi sa akin hospital, bayaran nyo na po hanggang March. So, nagbayad na rin ako hanggang March. Sakto, yung March naman is, yun yung panahon ng aking procedure. Alam nyo po ba kung magkano ang natipid sa program na yun? Radiation na. Doon kasi sa hospital, yung bang city, yung simultaneous city planning pa lang, 33,000 na. Tapos ang charge, 7-8 kada gabi. So, ang natipid, ang na-benepisyo ko po, ay, ano ha, 100,000 plus. Magkano yung sunod-sunod na binayaran ko lang? Kasi bayad naman po ako dati. Kinulang lang talaga yung pera ko nung huling punta ko doon. Kaya, kailangan, may hindi ko nabayaran ng buo yung last year. Ng tatlong buwan. Binayaran ko na this year. Nagbayad na rin ako ng tatlong buwan this year. Kasi sunod-sunod yung ano ko, kompleto yung hulog ko. Parang ang edad ko lang, 3,000. Pero wala akong utang, ha? So, bayad ako. Active member. Kahit PWD, nagbabayad po ako. So, para po mas marami tayong maunawaan, mag-message kagad sa PhilHealth. Sila po ang mas makakasagot. Malaking tulong po ito sa mga breast cancer patients. At least ito man lang. Kung ang cancer po ay sa ibang parte ng katawan, mas maganda pong sumangguni, mag-message sa PhilHealth para po sila mismo ang makasagot sa inyong tanong. Baka, ay, meron tayong program for that. Meron tayong program for ano, this group naman. Kaya, kasi may makatulad may nagtatanong, paano kung seniors na hindi na nakakapagulo. Ma'am, doon po kayo mag-message para po matanong nila kayo ng iba pang detalyeng kailangan at masagot nyo rin po ang tanong. Kunyari, nagpapagamot sa abroad, uuwi na ng Pilipinas, pwede pa mag-member sa PhilHealth? Ang alam ko, oo. Tapos dito ka na magpapagamot. Oo.
mas magandang sumangguni sa PhilHealth. Instruction ko yun sa PhilHealth na magtanong. Tapos, i-prepare nyo lang yung mga documents na kailangan nila. Meron doon coordinator naman. Itanong nyo rin sa PhilHealth, saan makahanap yan? Doon ba yan sa 21 facilities? Or sa inyo mismo magagaling yung coordinator? Z, benefits coordinator. Sila po ang magsasabi sa inyo na, okay, itong requirements sa kailangan, check 1, 2, 3, 4. Oh, kulang pa tayo, ma'am. Kulang pa po tayo, sir. Oh, sabit po natin ito. Tapos, dito natin ilaiyan para sila ang mag-aayos. Kailangan lang po gawin natin ang proseso. Ako, nag-prepare din po ako ng documents. Ang laki pong ginhawa. Kasi, yung pamasahe ko lang papunta sa ospital, ang layo na. Yung gasto araw-araw, syempre expenses. Yung naka-discount ako, ang laking bagay po. So, PhilHealth, okay? Patulong na po tayo, alright? Kung ano po yung mga requirements na kailangan, hanapin nyo. Marami na tayong mga videos on requirements, medical protocol, sonogram, mammogram, kung ano man, yung biopsy, latest, yun mga kailangan yun. May abstract, dapat lagi nating dala yung kaya yung sa akin naka Google Drive. Meron na pong mga videos tayo on how to organize these things kasi yaan at yan ang hahanapin. Okay? Yaan at yan ang hahanapin natin ay hahanapin sa atin kapag tayo ay nag-a-apply for benefits. Okay? So at least yung perang issue, medyo meron tayong maganda ng pangahawakan, PhilHealth. Okay? Siyempre magdadasal din tayo, ha? Prepare din tayo. Okay. At, bago ko makalimutan. Ayun, okay. May nagtanong sa akin recently. Bumili sila ng book. Tapos sabi niya, Glens, dun ba sa book mo meron dyang instruction kung saan nilalapit ng tulong? Ito po yung book natin. Okay, madalas mabanggit ko to sa dulo. Dito po sa book natin, meron ditong instruction. Ito, Stage 3G. Okay? Available sa Shopee. Naka-discount pa rin po. Okay? Meron ditong listahan, instructions kung saan lalapit ng financial health. May link din, may guide dito para alam nyo na properly guided. Kasi po itong book na to, it addresses a wide range of situations during cancer treatment. Pwedeng physical, emotional, psychological, pati yung mga takot-takot. Actually, meron tayo mga diniscuss dito about fears. And then, spiritual and then financial. Meron po dito. Nutritional, syempre, meron din dito. Okay? Parang kasama mo ko lagi. Okay? Pagka may kopya ka nito, para kami. Kasi ako mismo, na-try ko to nung magra-radiation ako. Sabi ko, ano nga yung ano mga gagawin? Dito ko na hinanap. Okay? Very convenient. Kasha sa bag. Okay, kasha to sa bag ninyo pag magkikimo kayo. Meron pong mga nakakimo na dala nila yung ganito nila, binabasa nila during cancer treatment, tapos pinapakita sa friends, bili kayo. Okay, may guide na tayo, Filipino context, tapos pagka, ano yung concern? Emotional, ano yung mga struggles emotionally? Meron dito. And spiritual. Meron yung nag-message eh, sabi niya, maliban sa very inspiring, nasa first part pa lang daw naiiyak na siya kasi nakita niya na hindi siya nag-iisip. May kinuwento kasi ako dito, yung pinagdaanan ko nung na-diagnose, parang akala ko magte-take off na yung career ko, biglang shucks, na-diagnose. Alam niyo yung feeling, it's here. Okay, makaka-relate kayo sa libro na to. Available on Shopee, ha? Discounted pa rin. Discounted. Oh, mailing tayo sa discount eh, mga Pilipino eh. So, just go to Shopee. Oh, ilalagay ko dyan yung link. Alright, now. So, final, may guide din dito, ha? Maliban doon sa mga nabanggit ko. Okay, next. Isa pang kinatatakutan natin. So, nabanggitan natin ang nervyos tuwing test. Nako, yung takot, diba? Pera. Okay, pera. Tapos ito. Sakit ng side effects, lalo namang this will come in handy. Kasi, diniscuss natin dito yung mga side effects ng chemo na pinagdadaan. Kasi ang dami ko talagang dinanas ng side effects. Alam nyo ba, may time pa dumugo yung dila ko. Kayo naranasan yung dumugo yung dila nyo. Ako dumugo, 5 spots, 5 sumisirit na dugo. Ano nangyari? Kumain ako ng pinya, ang dami ko talagang kamulasan. Talaga sabi ko, ano ba, binabangungot pa ako, nag-hallucinate pa ako. Kayo ba naranasan nyo yun? Meron akong side effects na parang feeling ko manananggal ako, bahati yung katawan. O, dinanas nyo yun? Hindi, ang dami ko talagang dinanas. Okay, kaya nung sinulat ko to, damang-dama ko, may time I had to stop. Kasi pag naalala ko, umiiyak pa ako. Kasi nakaka-trauma eh, okay? Nandito sa, hindi ito, cute lang ako sa cover, okay? Pero hindi ito pa-cute na libro dahil yung kinuwento ko dito, yung sobrang lakas ng period, kala ko. Ano ba? Walang sabi atay ko. Parang ganon. Nandito, ano to?
True to life story to. Okay? Makaka-relate kayo dito. Stage 3G, nasa Shopee, i-deliver sa bahay nyo. Ang ganda pa ng master wrapper pa yung magbabalot ng libro. Tapos, discounted pa. Kuha na kayo ng kopya nyo. Side effects, maganda po armado kayo. Bakit confidence? Bakit anong tawag nito? Bakit confidence kasi isa sa kailangan natin mga cancer patients. And confidence comes from competence. At competence comes from learning, knowledge. Kailangan talagang mag-aral tayo. Noon kasi may mga tinatanungan pa ako. Nasa abroad, tulog pa sila. Tapos kailangan ko na. Kaya sabi ko, lahat ang dinanas kong kamalasan, ayoko nang danasin ng iba. Pagkakamali ko, ayoko nang danasin ng iba. Sinulat ko na rito. May specific steps, pati kung magta-travel kayo para hindi nyo masukahan yung katabi, hindi kayo sumuka, anong nga dapat gawin, hindi makatulog, mga ganong bagay dito, okay? One book Filipino context, isang hindi pa cute na libro, cute ako sa cover, pero eto, diretsahan ang usapan dito, makaka-relate kayo, at one of these days, babasahin ko yung isang feedback. Maganda, kung meron kayong time check nyo na sa Shopee para may personal copy na kayo, hanggang discounted pa. Alright, kasi ini-slash ko yung price at tapos hinati. Kasi combination to ng 4 books. Combination to ng 4 books. Hinati ko na yung price, binawasan ko pa. Okay, it's just for you. So maganda, meron kayong kopya, meron kayong sariling guide para alam nyo na kung ano yung mga dadanasin at papaano i-handle. Ngayon, may maririnig kayong mga kwento-kwento. Naku, Mars! Ang lapot-lapot. Naku, may nangyari yan sa akin. Ang lapot-lapot ng gamot sa kimo. Ang sakit sa ugat niya. Sabi ko, walang niya ito. Lalo pa akong pinatakot. Tapos may mga magkukwento pa na ganitong side effects. Ang trick dyan is, just because dinanas ang iba, hindi ibig sabihin dadanasin natin yan. Ngayon, mayroon akong friend, napakaganda ng pagkakakwento niya sa akin, si Attorney Cherish. Sabi niya, ate, nung nag-trusto na raw siya at 12, kinatry ng kaso raw siya. Sabi ko, ha? Ano ko? So, sabi niya, ate, kinukwento ko lang, hindi para matakot ka, kundi para alam mo na kapag dinanas mo yun, it's within the bounds of normalcy. Totoo nga, nilagnat nga ako ng pag-ataas-taas. Hindi lang yun, para pa ako nakukumbulsyon. Pero, hindi ako dumanas ng LBM, hindi ako dumanas ng metallic taste. See? Hindi porke dinanas ng iba, dadanasin natin. Pero sa libro, diniscuss ko yun, kahit na hindi ko yung dinanas. Para sa lahat ng dumadanas, may guidance tayo. Maganda ang awareness, maganda aware tayo, maganda lagi tayo natututo. Kung alam nyo lang kung gaano karami libro yung nandyan sa likod ko, patungan ko, libro, kaharap ko, ang dami, aral ako ng aral lagi para lagi tayong natututo. Kaya po maganda, pag on treatment for cancer, aral ng aral. May mga videos na po tayo dyan, on how to deal with side effects. Panoorin nyo po at makakatulong yon. Maliban pa pag may kopya kayo ng stage 3G. Okay? Confidence comes from competence. Competence comes from learning. So, dapat marunong tayong mag-aral. Tsagain natin at makinig tayo sa mga experiences ng iba para magkaroon tayo ng idea kung paano i-handle ang ating sariling situations. Okay? Normal bang matakot? Oo. Pero, diba, babangon ka pa rin kasi may anak ka pa, may pangarap ka pa, sakit-sakit, nanunod yung sakit sa dibdib, sa likod, sige lang, iyak lang, ako nun lumilipas din, kapit lang, eh nadaanan talaga, pero tingnan nyo, naka-recover naman po ang iyong lingkod, diba? Alright, so kapit lang. Next, so, nakatatlo na tayo, pang-apat, na kinatatakutan, mamamatay na ba? Naku po, may nagtatanong yun sa akin, sasagutin natin sa isang video. Makakasurvive po ba ako ganito, mga minamahal? Isa yan sa mga fears ng cancer patients. And I must admit, lalo pag pera concerns, parang feeling mo, lalong mapapadali ang buhay mo dahil hindi mo ma-afford ng gamot. Meron akong minessage nun kasi down na down ako nung na-diagnose ako noong 2018. Sabi niya, Glenda, noong time na yung survivor na siya, 15 or 18 years survivor na siya. Ay, 15 years survivor na siya nung panahon. Noon daw na-diagnose siya, feeling niya hindi siya mamamatay sa cancer. Feeling niya mamamatay siya sa sakit sa puso, sa laki ng babayaran. Pero etong reminder niya sa akin, ang haba ikli ng buhay, o ikli ng buhay, hawak ng Panginoon yan. Hindi tayo kayang patayin ng cancer. May reasons lang talaga kung ba't namamatay yung mga tao. Sinabi rin yan sa akin ng isang doktor. Because, bakit nagkaka-cancer? Because we need to die. Pero iba-iba ang kinamamatay ng ibang tao. Iba-iba ang kinamamatay ng mga tao.
Sige, huwag na tayo matakot na pag-usapan yan. May mga tao na meron bang pumapanaw sa cancer? Meron. Meron bang nakakasurvive sa cancer? Meron. O yung meron bang mga namamatay na hindi cancer ang sakit? Oo. Eh yung recently, di ba, nag-grieve ako kasi nga yung isang very close sa amin na spiritual leader ko, pumanaw, nagmamaneho lang. Sa heart. A couple of days after siya mailibing, isa na namang ka-church namin, ano, huminto ng paghinga. Hinga, walang sakit ha, natutulog. Huminto ng paghinga. The night, the day before, sobrang daw nainitan. Naglakad sa initan or something. Hindi natin alam, iba-iba. So, sa tingin ko, pare-pareho pa rin. Kung kailan ka nakatakdang pumanaw, dun ka pa rin papanaw. Nagkataon lang, iba ang buhay natin sa kanila. Ang buhay natin, merong involved ng mga lab tests, sonogram, mammogram, maraming takutan, parang horror movie minsan. Pero tayo ay haharap pa rin sa Panginoon sa nakatakdang oras talaga. At bago pa tayo pinanganak, nakatakda na yon. Ang importante sa ngayon ay ginagawa natin ng lahat para tayo mabuhay, nagpapagamot, pumipila kung saan dapat pumila, kasi ang pambili na, ang kukunin natin na makukuha natin tulong, hindi lang panggamot, di ba, pambili na ng vitamins, pagkain, para lumakas tayo. At bakit natin ito ginagawa? Dahil may mga pangarap pa tayo, may pamilya pa tayo. Pangalawa, lahat naman tayo ay merong tinatawag na deadline. At pag deadline mo na, finish or not finish, pass your papers, okay? Ang importante, prepared tayo. Prepared tayo spiritually na at the end of it all, haharap tayo sa Panginoon. And ako, this is something I made a decision about when I was 14 years old. Pero noon na-diagnose ako, humingi pa rin ako ng tawad sa Diyos, nagpatawad pa rin ako. Dahil ang destination ng cancer patients, dalawa lang. Healing or heaven. Okay, healing. Gagaling tayo or heaven. Paano mangyayari yan? Ako, ang ginawa ko is, hiningi ko na ng tawad lahat ng mga kasalanan ko, and I accepted Jesus in my heart as my personal Lord and Savior. It's a simple prayer. Ginali ko na yung buhay ko sa Kanya. Kung ano man yung buhay ko ngayon, I will devote it to Him. It's something that you can also do. Say a simple prayer on your own and ask God to be the King of your life. Ask Jesus Christ to be the King of your life. Or kung ano man po ang binabasa mong spiritual book. Like for example, you read the Bible or kung ano man. Read it and get closer to God because only He can give us peace. Only He can give us an assurance na after this, meron tayong pupuntahan. So, we have to be ready for that because it could happen anytime with or without cancer. Siyempre, mas exposed tayo sa mga, uy, namatay na si ganito, namatay na si ganyan. Pero, same pa rin, mga kapatid. Kung kailan ang takdang oras, kung kailan takdang deadline, doon pa rin, yun pa rin ang mangyayari. So, kapit lang, stay strong, and siguro practical tip na rin, ano, iwasan yung masyadong takot na conversation sa ospital o yung mga posts na nakakatakot, morbid. Actually, ako merong mga iniiwasan din ako ng kausap kasi alam ko na kapag sila kasama, puro morbid yung pag-uusapan, ganito, ganyan, hindi nakakatulong. Madalas gusto kong pag-usapan life, nutrition, hope for the future, hanap buhay, mga pangarap ko para sa nanay ko, yung mga ganun, mga pangarap ko para sa sarili ko, para sa ibang tao, o yun, gusto ko trabaho, nag-grow, yun yung mga gusto kasi yung makakabuhay sa atin, sa loob natin, okay? So, sa lahat ng itong mga kinukwento ko, isa lang ang dapat nating tandaan. And then, dalawa pala. Kasama sa buhay ang matakot, dahil iba-ibang sitwasyon ang magdadala nito na hindi natin inaasahan. Pero, ang number two is, God can always give us wisdom. We just have to know how to seek wisdom from God. It could be from the Bible or from videos like this. We should be willing to learn all the time kasi what we know about life is not enough. And the more we learn, the more we realize that we don't know. Okay, so ako, aral ako ng aral every day. Every day. Malaking porsyento ng umaga ko, aral ng aral, kasi gusto ko pang matuto. Palakasin natin ang loob, kasi pag alam natin kung paano i-interpret ang situation, i-manage ang situation, mas na mabawasan ang takot. Okay? Alright. So, mga kapatid, don't forget ha, lagi magdasal. Magdasal.
And kung kailangan makipag-usap sa mga friends for encouragement, makipag-usap sa friends, okay? Gawin natin lahat para tumapang tayo at tumakas ang loob natin dahil malayo pa ang mararating natin. Marami pa tayong pangarap, marami pang plano ang Diyos para sa atin, okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. God bless you all. Stay safe, keep on praying, don't forget, habang may nakikinig sa panalangin, matatapos din ang dilim. Bye-bye!